mula kay sa iyong araw ang misteryo ng ipapatayong ikatlong templo sa Jerusalem. O, ito daw ang ikatlong templo, no? Yung matagal na itong pinaplanuhan, yung nakaraang reaction video natin, na literal daw itong ipapatayo sa Jerusalem. Meron namang nagsasabi na hindi ito literal, ang ikatlong templo daw ay ang ating Panginoong Hesus. So, ang ikatlong templo daw ang nandun daw sa langit, sabi nila. Pero nakaprofesiya na yan na ang ikatlong templo talaga ipapatayo talaga sa doon sa ano, sa Jerusalem. So dahil ang hinihintay nila ay ang pagbabalik ng kanilang tagapagligtas at ang Mesiyas. So hindi nila inaasahan pa ng ating Panginoong Hesus ang kanilang tagapagligtas at ang Mesiyas. To panonoodin to mga natin mga kapatid, kasi hindi ko pa to nakita ng video na to, napaka-interesting topic nito. O kung bago ka pa lang sa channel ni Sa Iyong Araw, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Huwag na natin patagalin ito mga kapatid, simulan na natin. Sa iyo kaibigan, lumalapit na ang katapusan ng mundo. At ang susi para dito ay matatagpuan sa isang lihim ng proyekto na nangyayari ngayon sa Jerusalem. Oo, hindi ito tungkol sa ikatlong templo, ang sagradong lugar na naging sentro ng pagtatalo at hula sa loob ng libo-libong taon. Ang ikatlong templo daw ay inaasahan na magiging huli at magiting na tahanan ng Diyos kung saan darating ang Mesiya at maghahari. Pero paano kung ang ikatlong templo pala ay hindi kung ano ang ating iniisip? Paano kung ito ay isang masamang plano na magbubukas ng di maiisip na kahabang-habang na kapahamakan sa mundo? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Well, National Security Minister and Jewish power head Itamar Ben-Gvir going to the Temple Mount this morning. The Temple Mount came back into Jewish hands, opening the door to the building of the third Jewish temple. I think we're seeing a lot of these birth pangs that Jesus spoke of. Sa video na ito, ibubunyag natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa ikatlong templo at kung bakit dapat kang matakot sa pangyari roon. Hindi itong biro, hindi ito isang teoryang isip bata. Ito ay katotohanan ng maaaring magbago ng lahat kahit manatili ka, dahil hindi mo ito dapat palampasin. Habang lumilipas ang mga araw, maraming mga hula tungkol sa katapusan ng mundo ang natutupad. At kasabay nito ay mga kakaibang hula na tila nagiging totoo. Kasama sa mga ito ang pag-urong ng ilog ng Euphrates at pagbubukas muli ng Siloam Pool. Gayunpaman, patuloy pa rin ang atensyon sa Jerusalem dahil maraming iba't ibang relihiyon mula sa iba't ibang tao ng mundo ang nagtitipon doon at sinusubaybayan ang pagpapatayo ng ikatlong templo. Isang mahalagang pangyayari sa hula na binabanggit ng mga Hudyo. Tinutukoy ang templo sa Jerusalem na may malaking epekto sa kasaysayan ng sinaunang Hudyo bilang ikatlong templo sa isang posible at magiging pagpapalik. May diretsong ugnayan ang una at ikalawang templo sa ikatlong templo na itinayo noong ikasampung siglo BCE at mas kilala bilang templo ni Solomon. Nawasak ang unang templo ng mga Babylonia noong 586 BCE at pagkatapos ay itinayo ang ikalawang templo. Isinaayos ito ni Haring Herodes bago ito sirain ng mga Urbano noong 70 CE. Mahalagang aspeto sa kinabukasan ng relihiyosong paniniwala ng mga Hudyo ang pagpapatayo ng Temple Mount na inaasahang magdadala ng pinakahihintay na panahon ng Mesiyas kung saan magtatagumpay ang Mesiyas daw laban sa mga kaaway ng Israel. Maghahari daw ito sa buong mundo mula sa Jerusalem at papawiin ang lahat ng kasamaan. Para sa mga Kristiyano, ang iba ay hindi malinaw habang ang iba naman ay naniniwala na darating pa ang Mesiyas. Ngunit ang majority naman talaga ay dumating na talaga ang Mesiyas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngunit sabi rin ng mananakasulatan na babalik ulit ang ating Panginoong Jesucristo hindi para pumunta sa third temple kundi para tapusin ang kasalanan sa mundo. Ngunit naniniwala ang iba
na kailangan munang matupad ang ilang mga hula sa Biblia upang maisagawa ang pagpapatayo ng ikatlong templo at pa rin ang hula tungkol sa Mesiyas at sa pagtubos. Tingin ng ilan, ang pagpapatayo ng ikatlong templo ay isang halangang hakbang. Nakikita ang pagkasabik ng mga Hudyo, lalo na sa paglipas ng mga araw para sa pagpapatayo nito. Ayon kay Garrison Solomon, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay mahalaga bilang isang hakbang tungo sa buong pagtubos ng mga tao ng Diyos sa kanyang lupang luno. Naniniwala siya na ang Temple Mount ay kritikal sa pagtagumpay ng Estado ng Israel at ng mamamayan nito. Isang kilalang rabbi na 75 years old, si Rabbi Kahane, na may tiyak siyang paniniwala na ang ikatlong templo ay matatayo sa Temple Mount sa loob ng kanyang buhay. Sinabi pa niya na ang lahat ng kailangan para sa pagpapatayo ay nasa kanilang lugar na. Ang Temple Institute na itinatag noong 1987 ng isa sa mga estudyante ni Rabbi Kahane ay nagawa ng magpupunyagi sa pagpapatayo nito. Naayos na nila ang mga kasangkapan at kagamitan para sa templo. Kasama na dito ang Golden Menorah, Shewbread Table at Incense Altar. Bukod pa rito, natuklasan din ng Temple Institute ang Ark of the Covenant, isang napakahalagang alaala ng mga Hudyo na ito raw ay nakita nila. Ngunit kung ating makikita sa mga nakasulatan, ito ay huling nakita sa templo ni Haring Solomon. Ngunit mula doon, sinasabi nila ang dalawang rabay at isang Hudyo na aktivist na lamang ang nagpapatunay na meron ito. Ngunit ang hindi nila alam, ito ay kinuha ng ating Panginoong Diyos dahil ito ay naglaho. Maraming organisasyon ngayon ang may layuning impensyahan ang lipunan ng Israel at manghalap ng suporta para sa pagpapatayo ng ikatlong templo sa pamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng mga protesta, paglalakbay para sa mga pagbabago sa batas at paggawa ng mga kasangkapan para sa templo. Ngunit anong mga hamon ang naghihintay at bakit hindi pa ito tinatayo sa Temple Mount? Ang pagtatayo ng templo ay isang masalimuot at sensitibong usapan na may mga kahinatnan sa relihiyosong paniniwala at maging sa mga isyu sa politika at kultura. Malagang tandaan na ang kampanya para sa ikatlong templo ay nakaka-apekto sa mga Muslim bilang isang pangunahing pangyayari. Ang Temple Mount ay may mahalagang kahalagaan para sa iba't ibang relihiyon, kabilang na dito ang Islam, kung saan matatagpuan ang dating mga templo sa timog na bahagi nito. Naroon ang Al-Aqsa Mosque, ang ikatlong pinakasagrado sa mga moske ng Islam. At sa gitna ng paligid ay matatagpuan ang Dome of the Rock, ang sikat na Gold Dome Monument. Ayaw ibigay ng mga Muslim ang itiya na si Propetang Muhammad ay pumasok sa langit mula sa Al-Aqsa Mosque sa kanyang gabing paglalakbay. Ito ay nagpapaiwatig ng anumang mga plano upang papatupad para sa pagpapatayo ng templo ay magiging mabunga ng komplikadong kasunduan at pagkatalo sa pagitan ng mga partidong may interes. Mukhang napakaliit ang posibilidad ng ikatlong templo ay magsasama ng malapit ng mga estrukturang Islam. Ayon sa kinumpirma ng pamahalaan ng Israel, kinakailangan pang sirain ang Dome of the Rock bago may sakatuparan ng ikatlong templo. Pero bago ito magawa, paano kaya may iwasan ang isang digmaan? Ang punggalian sa Temple of the Mount ay patuloy pa rin at ang paglikha ng bagong lugar para sa pagsamba ng mga Hudyo sa loob ng Temple Mount ay naprobahan ng pamahalaang Israel noong 2022. Ngunit may mga di kapanipaniwalang propesiya na nagaganap sa kasalukuyang panahon. Nakakagulat na nagkaroon ng mas malaking pangangailangan na bigyan ng pansin ang mga ito. Nasa kaunting panahon na lamang tayo at nagbabago ang mga climax ng mga pangyari. Ayon sa karamihan ng reliyon, nasa mga huling araw na tayo, kaya nga pumasok sa larawan ang ikatlong templo na dapat na raw itayo sa huling mga araw na ayon daw sa hula. Ngunit ganun pa man, ang katotohanan ng pangatlong templo, mga kaibigan, ay kasinungalingan lamang sapagkat ang tunay na templo ay napakatagal na nangyari. Nang si Jesucristo ay dumating dito sa lupa na siya ang totoong Mesiya, ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay na siya ang tinatawag na Lamb of God. At ngayon, mga kaibigan, siya ay nasa langit na bayan sa mismong templo, sa santuaryo na kung saan siya ang mediator natin na nagpapaiwatig na ginagampanan niya na ang kanyang tungkulin sa templong ito.
Binabanggit kasi mga kaibigan sa mga Hebreo 9 verse 24, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na halintulad lamang ng kulay, kundi sa talagang langit upang umarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Mga kaibigan, hindi gawa sa kamay ng tao ang templo na ipinatayo doon, kundi ito ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Ito ang sanktuaryo na kung saan ginagampanan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagiging judge at pari. Siya ang dahilan kung bakit tayo napapatawad sa ating mga kasalanan at kung bakit tayo ay na... Okay, matagal naman pala na tatayo yung ano, yung ikatlong templo. Ito ang ating Panginoong Hesus nga. Siya yung Lamb of God. Kasi sinakripisyo niya ang buhay niya, nagpapako siya sa cross at namatay. Tinubos niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. So itong ikatlong templo na ipapatayo nila sa Jerusalem, so at aalayan nila ng yung pulang baka, so ang uupo doon ay isang Antikristo. Itong Antikristo, so akala nila ito ay napakabuti at akala nila ito daw ang ating Panginoong Hesus. Pero kaya nga tinawag siyang Antikristo dahil siya ay isang traidor. Siya ay ang pinakamasamang tao sa buong mundo, dahil ang ating Panginoong Hesus ay kanyang babastusin, insultuhin, kahit ano-ano pa para siraan ang ating Panginoong Hesus, para siya ang sambahin ng mga tao sa buong mundo. At tataka niya ng mga 666 ang itong mga ano, itong mga tao, para kung yung iba hindi ito magpatatak ng mark of beast, kaya yung tunay na nanampalataya at yung ibang tao ay hindi papayag, kaya sila ay papatay ng ano, ng Antikristo. Aring ganap ng ating Panginoon Diyos dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Mga Hebreo 4 verse 14, yaman ng tayo'y mayroong isang lubang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Mga kaibigan, ito ang tunay na Mesiya, at ang lahat ng mga sinasabi ng mga Hudyo at mga Muslim patungkol sa Third Temple ay walang katotohanan, at ito ay pawang kasinungalingan lamang na binabangkit sa limang araw sa libro ng Mateo na darating ang mga bulaang propeta at mga bulaang Mesiya na magpapakita ng mirakulo. Ngunit sasabihin ko sa iyo, nagampanan na ng ating Panginoon Jesucristo ang tunay na Mesiya, ang kanyang trabaho, sapagkat siya rin talaga ay nasa Third Temple na nasa langit na bayan na hindi gawa ng tao. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, nandun naman pala sa langit ang ikatlong templo. So, hindi ito gawa ng kamay ng tao, ito ay gawa ng Panginoong Hesus. Gawa ng Diyos, ng kanyang Ama sa langit. So, walang ano to, walang kwenta tong ipapatay yung Third Temple to sa Jerusalem, dahil ang uupo lang dito ang isa ay isang Antikristo. Yung pinakamasamang tao sa buong mundo, kaya siya tinawag na Antikristo dahil ayaw niya sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so naiintindihan niyo na mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng misteryo ng Third Temple. So kung trip mo ang ganitong klaseng video ni sa iyong araw, ay bisitahin mo ang link video sa description box ko na inilagay ko dito sa ibaba. At maraming salamat po sa inyong panonood, at magkikita-kita tayo sa susunod na kong reaction video, and peace out.